Okay, a'udhu billahi samil alayhim minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alayhi wa sallam. Paki ano po? Paki mute na lang po yung mic niyo. Asama na siya. Ustad, kung saan binili yung sala ng isa sa pag-isa, Ustad? Ano po? Binili mo na, Ustad, yung sala sa isa, Ustad? Ang salatul isa ay hanggang ano, hanggang kalahating gabi. Pwede po mamaya po, no? Walang problema. Pwede po yung nalang isa? Yes, walang problema, inshallah. Okay, a'udhu billahi samil alayhi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, barakallahu fikum. Inshallah ay paki-mute po ang mic. Okay, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Naway inshallah ay tayo ay pagpalain ng Allah subhanahu wa ta'ala, at naway igawad sa atin ang kadalian, at igawad sa atin ang ikhlas, at taus puso sa paghahanap ng kaalaman, at naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga taong matiisin. So inshallah subhanahu wa ta'ala ay yun nga, since na hindi pa natin natapos ang ating fiqh, inshallah ay ating itong tatapusin inshallah hanggang sa matapos. Okay? So yun nga, since na alam natin tapos ng Ramadan, at subalit ang kaalaman hinggil dito ay hindi nagtatapos, at patuloy na natin itong tuklasin at pag-aralan, at nawa inshallah subhanahu wa ta'ala ay magbunga ito sa atin ng kabutihan at paggalugod mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ang ating natalakay natin mga kapatid, pinakahuling natalakay natin, inshallah, i-wait niyo po yung ano, yung Fiqh as-Siyam or Kitab as-Siyam or aklat na Book of Fasting na aking ginawa para sa inyo, kasi inaasikaso pa po yung paggawa ng aklat, yung design, yung mga layouts, ito po ay pinagawa ko sa isang eksperto o sa isang may alam sa mga paggawa ng aklat. So inshallah, ginagawa pa niya yung mga design, then after that, i-review ko yung mga teksto nito, baka may mga maling spelling, bago ko ibigay po sa inyo inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. So ngayon ay ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral hinggil sa fiqh. Okay, Fiqh as-Siyam. So yun nga ay nakuha natin mga kapatid, ito yung mga huling nakuha natin nung bago ang sabihin natin ang pag bago tayo, okay, yung huling nakuha natin bago ang Eid, diba? So thaniyan, so dito, okay, na may kaugnayan dito ay inshallah ay ikmalo Sha'ban 30 yauman. Pag-usapan natin ang sabihin natin ay pagkukompleto ng buwan ng Sha'ban sa 30 days. So sinabi dito mga kapatid, idalam tuthbitu ar-ru'yatu fi tasi'i wal ishrin. Alam natin yan, medyo ito ay review natin iba sa atin. Kapag hindi napatunayan ang sabihin natin ang pagkakakita ng hilal sa ika-29, okay, ng sabihin natin ng Sha'ban. So sabi dito, idha lam tuthbat ru'yatu hilal Ramadan fi tasi'i wal ishrina min Sha'ban fa innana nukmilu Sha'banu 30 yauman. Ito ibatid na natin, no? So kapag hindi na patunayan at hindi na kumpirma ang pagkakakita sa gasuklay na buwan para sa Ramadan o pagpasok ng buwan ng Ramadan sa ika-29th ng gabi ng tinatawag na Sha'ban, so anong gagawin natin?
So faina na nukmilu Sha'ban. Dito ay ating kukumpletuhin ang Sha'ban 30 yawman na 30 days. Sapagkat alam natin na 29 hanggang 30 days lamang ang ikinoconsider na araw sa Islamic calendar. Sawaong kanat isama'o musihatin aw mughimatan. Musihatan aw mughima. Ito man ay maging ang tinatawag na kalangitan ay musiha, ang ibig sabihin nagiging clear, kumbaga. So naging clear ibig sabihin ay walang mga harang katulad ng mga ulap, aw mughima, o kaya'y may harang na kagaya ng mga ulap at iba pa. So alimbawa, maambun. Okay, kaya sabihin natin rainy days, kumbaga. So ito man ay clear o hindi clear ang kalangitan. So dito kapag hindi nakita ang gasuklay na buwan para sa pagpasok ng Ramadan, ay kinakailangan natin kumpletuhin ang 30 days. Wa hadha bi ittifaqi al-madhahib al-fiqhiyya al-arba'ah. Ito ay consensus ng mga scholar mula sa apat na madhab. So walang khilaf dito. Now, of course alam natin yan. Ito ay isang pag-review lamang. Pangalawa, okay, hukmu sawmi yawmi 30 min Sha'ban ihtiyatan li Ramadan. So pag ano daw ang batas sa pag-ayuno sa araw ng ika 30 days mula sa Sha'ban bilang tinatawag na precaution para sa Ramadan. Kumbaga ay posibilidad, ika nga, para sa baka sakali, kumbaga. Baka sakali na ito ay papasok ng Ramadan. So ang gagawin ng isang tao, mag-aayuno siya. Okay? Para baka sakaling, kasi alimbawa baka pumasok na yung Ramadan, mga ganun ba? So baka pumasok na, baka may hindi natin nakita, baka dumating na nga yung buwan ng Ramadan. So mag-aayuno tayo. Malinaw? So dito yahrumu sawmu yawmi 30 min Sha'ban yawmu Syak. So ipinagbabawal sa batas ng Sharia ang pag-aayuno sa araw ng 30 days ng Sha'ban. Linaw? Na kung saan, kung tawagin ito ay tinatawag na yawmu Syak. Ibig sabihin araw ng pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan, kung anong pag-aalinlangan dito, kung ito ba ay pumasok na ang buwan ng Ramadan o huli na, huling araw na ng Sha'ban. Khawfan min ayyakuna min Ramadan. So bilang pangamba, okay, na ito ay mapabilang sa unang araw ng Ramadan, aw ihtiyatan, o sabihin natin ay sabihin natin ay magbabaka sakali. Okay? Precaution, kumbaga. So dito ay ipinagbabawal. So alam natin yung yawmu syak, ito ay ipinagbabawal. Kabilang sa ipinagbabawal, hindi lamang siya makruh, kundi ipinagbabawal. So batay ito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Okay? At mayroong tinatawag dito, mayroong sabihin natin, mayroong may footnote dito. Yan. Mayroong footnote. Okay. Mayroong tinatawag na footnote dito. So ang footnote, mga kapatid, nakalagay dito. Yan. Inshallah, matatalakay natin yan sa tinatawag na pinagbabawal. Now, thalithan, pangatlong issue na may kinalaman dito, al-hisabu al-falaki. Ang al-hisabu al-falaki, yung tinatawag na astronomical calculation. Ano ba ang masasabi natin? Ano ba ang batas dito sa tinatawag na astronomical calculation? Okay? Sa ibig sabihin ay ano ba ang hatol dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa astronomical calculation? Pag sinabi natin astronomical calculation, yung ito yung pagkakalkula batay sa tinatawag na mga sa astronomy o astronomy astronomical calculation. Ano ba sa Tagalog yung astronomy? Astronomia? Astronaut? Anyway, so yun, astronomical calculation, falaki. So, la yajuzul amalu bil hisab al falaki. So, sinabi dito, hindi pinahihintulutan ang isaalang-alang or kuning tinatawag na sabi nating batayan or isa sa alang-alang ang astronomical calculation. So, bawal po yun sa tinatawag na batas na Sharia. Okay?
lang po ha. Mga problema saan. So yun po yan ha. So walal i'timadu alayhi, hindi pwedeng maging hindi pwedeng mag-rely o gawing reliable, kumbaga ang tinatawag na sabihin natin ay astronomical calculation. Okay? Yan. So bawal mo siyang gawin, batayan mga kapatid, saligan fi ithbati dukhul Ramadan. Para sa alin? Para sa pagkumpirma sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. So hindi pwedeng gawing tinatawag na batayan ang astronomical calculation. Nakalal ijma ala dhalika, at ito ay na-transmit kumbaga ang consensus ng mga ulama dito na ito ay pinagkasunduan na hindi pwedeng gamitin bilang batayan ang astronomical calculation sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. So ito ay transmitted ang consensus na ito mula kay ni Jassas Ibn Rushd Al-Qurtubi at saka Ibn Taymiyyah rahimahullah. Bakit ito ay, bakit hindi natin isinaalang-alang ang astronomical calculation? Sapagkat ang pagsasaalang-alang kasi sa tinatawag na astronomical calculation para sa pagpasok ng buwan ng Ramadan o ano pang na may kinalaman sa batas ng Sharia, lalo pat ito ay involved dito ang tinatawag na pag-aayuno o din naman kayo ng Hajj o anumang katulad nito mga kapatid, ay tunay na ito ay ito ay salungat kumbaga, ito ay salungat sa kung anumang ang na-establish ng batas ng Sharia. Kasi ang makasid al-Sharia dito mga kapatid, una-una kabilang sa makasid al-Sharia ay walang iba kundi ang pagiging kadalian kumbaga ng relihiyon ng Islam. Diba? Ang Islam ay itinatag ayon sa tinatawag na easy kumbaga, ito ay ayon sa pagiging madali nito. At pakatandaan natin na sa batas ng Sharia kung ano ang na-establish sa tinatawag na sunna at maging sa banal na Quran, at yun ang ating kukunin, yun ang ating tinatawag na sabihin natin magiging batayan. At kadahilanan nito, dahil ang sabihin natin ang pagkakakita sa ang pagtingin sa tinatawag na buwan ay ito ay amrun am. Okay, ito ang bagay na ito ay bilang pangkalahatan ay nagpapadali sa napakaraming mga tao mula sa particular na mga tao, grupo ng mga tao, individual at maging sa pangkalahatan, lalo pat doon sa mga nasa nakatira sa disyerto, nakatira sa mga isolated places, nakatira doon sa mga lugar na kung saan ay malayo sa tinatawag na kabihasnan, di ba? So nagiging madali kumbaga ang sabihin natin ang bagay na ito kung paano nila mapag-alaman ang pagpasok ng buwan na Ramadan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakakita, sa pamamagitan ng pagtingin. At yan ang Islam. Ang Islam ay ginawang madali ang mga batas para sa mga alipin, para sa mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan, salungat ito sa, sabihin natin, salungat ito sa kalkulasyon na astronomical calculation. Sapagkat ito ay sabihin natin mahirap gawin, at ang nakagagawa lamang nito ay ang mga dalubhasa at mga eksperto kumbaga. So paano kapag halimbawa ang isang lugar na walang eksperto sa bagay na iyan, so paano malaman ang Ramadan ay pumasok na o hindi, di ba? So nagiging pabigat yon ika nga sa umma, particular man o pangkalahatan. Okay, particular man o pangkalahatan. Kaya naman mga kapatid ay talagang hindi siya ginawa na sabihin natin batayan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At of course ay ang batas ng Sharia ay batas ng Sharia ayon sa Quran at ayon sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ayon sa Sunnah, sinasabi natin na ru'yatul hilal, ang ibig sabihin ay ang pagkakakita sa pamamagitan ng tinatawag na naked eye or anumang mga devices ika nga na magrepresenta ika nga sa pagtingin sa mata. Ito yung dapat na kukunin, ito yung dapat na isaalang-alang, at hindi yung tinatawag na astronomical calculation o anumang katulad nito. Kaya naman sinabi ng mga ulama, ito'y ijma, ito'y pinagkasunduan ng mga scholar. Kaya nga sabi dito mga kapatid, sabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, makikita natin sa ano natin, sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, وَمَنْ خَلَفَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُعَاصِرِينَ فَمَسْبُوكٌ بِإِجْمَاعِ mang kabla. Sabi niya, sino man dito ang sasalungat ika nga mula sa mga contemporary ika nga na mga katao ano paman,
Ito ay naunahan na, ika nga, na-establish na ang pagiging consensus ito, ang pagiging tinatawag na pinagkasunduan yung bagay na ito. Wakaulo mardud. At ang sino man magsabi na isinaalang-alang at pwedeng isaalang-alang ang astronomical calculation, ito ay mardud. Ito ay hindi katanggap-tanggap. You know? Liannahu la kalama li ahadin ma'asunati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil hindi pwedeng kontrahin, ika nga, ang anumang salita at kukontrahin ang anumang salita ang salita o ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ma'ijma'is salaf, at hindi pwedeng kontrahin ang salita ang anumang pinagkasunduan ng mga salaf. Kaya nga, meron tayong principle sa tinatawag na fiqh na la ijtihad ma'an nas, ika nga. Walang anumang ijtihad na magaganap. Ang ibig sabihin ng ijtihad, yun yung pagpupunyagi at pagsusumikap ng isang maalam para i-extract ang isang batas batay sa kanyang pangunawa para makabuo ng isang legal na tinatawag na pambabatas o kaya fatwa o kaya hatol, na kasamantalang malinaw ang nabanggit ang patungkol sa bagay na ito, malinaw na binanggit sa tinatawag na Quran at saka Sunna o textual proof, ika nga. You know? So hindi pwedeng hindi maging katanggap-tanggap ang kanyang ijtihad na samantalang meron ng bantayan sa Quran at saka Sunna. So yun po ang ating yun ang punto po rito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? So to make a short na hindi pwedeng isaalang-alang ang astronomical calculation. So ano bang astronomical, pagkakaalam nyo? Ito ba may kinalaman sa ano? May kinalaman sa astronomiya? So, astronomiya, di ba, may kinalaman sa bituin? Yun ba yun? Okay. Ako lang ng salita pala dito. Lahat tulog na ata itong mga to. Okay. Ito may kinalaman sa mga bituin, di ba? Ano ba mga bituin na yan? May ningning o walang ningning? Okay. So, barakallahu fiko. Sa solar kumbaga, di ba? So yun na sabihin natin, mga formation kumbaga ng sabihin natin, or kaya yung pagtakbo ng sabihin natin ng mga ng solar system o kaya yung mga katulad nito. So yun yung mga sabihin natin astronomical pagkakalkula sa pamamagitan ng astronomiya. Okay. So yun po ay sabihin natin, kahit gaano ka-expert ang isang tao, kahit pa pinag-aralan niya lahat ng Book of Science, subalit kapag ito ay salungat naman sa tinatawag na Quran at saka Sunna, ang isang Muslim wala siyang dapat tatangkilikin maliban lamang sa Quran at saka Sunna. You know? Kaya nga nung sinabi ng science na ang umiikot ay ang tinatawag na araw, umiikot sa mundo, subalit ang sinabi ng ang mundo ang siyang umiikot, samantalang sinabi ng Quran na ang araw ang siyang gumagalaw at umiikot sa kanyang orbit o sa kanyang axis. So ano bang dapat mong paniwalaan, yung sinabi ng science o yung sinabi ng Quran? So mamili ka. Okay? So ang isang Muslim dapat alam niya kung paano niya ilagay ang kanyang sarili at kung ano dapat ang kanyang kikilingan at tatangkilikin, lalo pat may kaugnayan sa Quran at Sunna o sa kanyang pananampalataya. You know? So, yun, in a interactive star, charts, planets, oy, mashallah, wala akong mga kinalaman. Pasensya na sa mga science terms, ha? Medyo bulak-bulak ko niyan dati. Anyway, so alhamdulillah, tapos na tayo sa mga kapatid. Ngayon, dadako tayo nga sa Faslu Rabi, na kung saan ito yung fourth section ng book na ito, mga kapatid. Ang ginawa kong Book of Siyam actually ay hindi saklaw ito. Okay? Ito ay for the sake of benefits lamang, sa karagdagan mga beneficyo or kaalaman. At sapagkat yung Book of Siyam na ginawa ko, inshallah ay basta mga lalaman na lamang. Oh, inshallah bin nila. So pinapagawa ko pa sa tinatawag na kapatid natin na mashallah ay marunong siyang gumawa. Of course, mga kapatid, alam natin mga ganyan, hindi yan libre, ha? Pero pagdating sa inyo, libre na po yan. Okay, walang problema. Ibibigay ko kasi ng free, ika nga, bilang tinatawag na sabihin natin. Hindi po yun na, hindi ko po, pero pag na-establish na sa tinatawag na sa bookstore, ibig sabihin, hindi na yun tinatawag na libre, may bayad na yun. Pero hanggat hindi pa na-establish doon, makakuha kayo ng libre mula sa akin.
Okay, turo ko isbatin ko siya. Inshallah, mga kapatid. Kasi yung brother, syempre, ano niya yun eh, kumbaga, trabaho niya yun, mag-ano ng layouts, gawa ng mga aklat or layouting for the books. So, syempre, hindi siya nagpapalibre. Ay bayad yun. So, turo ko isbati khuruji shahr Ramadan. So, ngayon, pagtunghayan natin ngayon ang mga kaparaanan sa pagkukumpirma sa pagpasa paglabas ng buwan ng Ramadan. Una, ru'yatul hilal syawal. Al-adadu al-mu'tabar fi ru'yatul hilal. Ibig sabihin, ang isinaalang-alang na bilang sa pagkakakita ng gasuklay na buwan. Ilan ba dapat ang isinaalang-alang na bilang para kunin natin at ikumpirma natin na pumasok na ang araw ng Syawal. Okay. So dito, labudda min ikhbari shahidaini adlaini bi ru'yati hilali Syawal. Ibig sabihin ay kinakailangan sa paghahayag kumbaga ng tinatawag na kinakailangan na magkaroon ng dalawang o ang makakita ng gasuklay na buwan ng Syawal ay kinakailangan ang nakakita at least dalawang taong makatarungan. Dalawang taong makatarungan. Ibig sabihin, galing mismo sa dalawang taong makatarungan na nakita nila, nasaksihan nila ang gasuklay na buwan para sa buwan ng Syawal. You know? So yan, shahidaini adlaini. Huwag don't forget that, ha? Dalawang taong makatarungan. Hindi yung dalawang taong balasubas, dalawang taong kriminal, dalawang taong sabihin natin ay fase, kumbaga, o masama, kailangan adline, makatarungan siya. You know? So, kailangan seryoso siya at hindi yung taong napag-alaman na laging nagbibiro, kundi talagang adline, makatarungan siya. Wahada bitifakil madahib al-fiqhiyat al-arba'a, at ito ay alinsunod sa pinagkasundo ng apat na madhab, wahua qawlu akthar al-ulama. At ito yung opinion ng karamihan o majority of the scholars. Okay? Ano yon na kinakailangan ay galing mismo ang news, ang balita sa pagkakakita ng kumpirmasyon ng gasuklay ng buwan galing sa dalawang taong tinatawag na makatarungan na may kaugnayan sa pagpasok ng buwan ng Syawal o paglabas ng buwan ng Ramadan. Pangalawa, hukmu man ra'a hilal Syawal wahda. What if kapag nakita niyang mag-isa? Nakita niyang mag-isa, siya lang mag-isang nakakita. Masha'Allah, okay? Siya lang mag-isang nakakita ng gasuklay na buwan o ng hilal para sa buwan ng Syawal. Siya lamang, masha'Allah, wala siyang witness, kumbaga, walang magwi-witness sa kanya. O di naman kaya ay sabihin natin ay basta siya lang nakakita, mayroon siyang sariling telescope. 'Di ba? Mayroon siyang sariling tinatawag na skyscraper, kumbaga, doon niya tiningnan at siya lang nakakita. 'Di ba? So dito man ra'a hilal Syawal wahda. Sino man ang nakakita ng hilal para sa Syawal ng mag-isa. Fa innahu la yuftiru hatta yuftira an-nas. Tunay na hindi siya maaari niyang itigil ang kanyang pag-aayuno hangga't hindi itinigil ng mga tao ang kanilang pag-aayuno. Ibig sabihin, kailangan umayon siya, sumama siya kasama ng mga tao. Umayon siya at sabihin natin mag-ayuno siya kasama ng mga tao. So kapag ang mga tao ay hindi pa nag-iftar, hindi rin siya pwede mag-iftar. Ibig sabihin ay tapusin ang buwan ng Ramadan. Kahit pa nakita niya na siya mag-isa lamang, mag-isa. Halimbawa, sinabi niya sa mga tao, subalit hindi siya pinaniniwalaan. Di ba? Okay, alam ko, no, baka, paano ka paniniwalaan? Ilagi ka ng jujuk. Di ba? Paala, nakitaan kang isang medyo hindi ka seryoso, kumbaga. Tapos, minsan nagsinungaling ka, kumbaga. Di ba? So, sa karapatan mo, tiyak mo sa sarili mo na nakita mo. Hindi ka na malikmata, hindi ka nag-hallucinate. Talagang tiyak na nakita mo. Subalit ay, hindi mo mapatunayan yun sa mga tao na nakita mo. Kasi nga, yung kumpiyansa ng mga tao sa'yo ay medyo mababa. Diba? Yung pagtingin sa'yo ng mga tao ay hindi seryoso. Ano naman katulad nito? Diba? So, at walang magsasaksi na ibang mga tao makatarungan na kung saan ay nakakita ng hilal na kagaya mo. So, ang anong mangyari? So, bilang ikaw sa karapatan mo, ay hindi mo pwedeng putulin ang tinatawag na sabi natin pag-ayon. Kinakailangan mo pa rin mag-ayuno kasama ang mga tao.
Okay, kinakailangan umayong ka, sumabay ka sa mga tao sa kanilang pag-aayuno at sa pagtigil ng kanilang pag-aayuno. Which is salungat yun doon sa pag-umpisa ng buwan ng Ramadan. Kung halimbawa sa tinatawag na sabihin natin, sabi ng mga ibang mga scholar, kapag once na nakita mong mag-isa na pumasok ng buwan ng Ramadan at walang magpapatutuon nito sa mga tao na nakita mo, subalit sa karapatan sa sarili mo nakita mo, pwede mang tinatawag na umpisahan ang pag-aayuno. Which is salungat naman ito sa pag natapos na ang pag-aayuno. Okay? At pagpasok na nang sabihin natin ng buwan ng Syawal. Wahada madhabul jumhur. At ito yung madhab ng karamihan sa mga ulama mula sa Hanafiya, Malikiya at saka Hanabila. Okay, pangatlo mga kapatid na isyo, thalithan, ikmalu Ramadan 30 yauman. Sabihin ang pagkumpleto ng Ramadan sa 30 days. Idha lam yura hilalu Syawal, kapag hindi nakitaan ang buwan ng Syawal, ika nga, sa bilang pagtatapos ng buwan ng Ramadan, wajaba ikmalu syahr Ramadan 30 yauman. Ay kinakailangan kumpletuhin ng 30 days ang buwan ng Ramadan. Nakalal ijma ala dhalika Ibn Taymiyyah. At ito ay itna-transmit ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang consensus scholar, consensus mula sa bagay na ito, na ito'y pinagkasunduan ng mga ulama. Kahit sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, law shakku laylat al-thalathina min Ramadan, kung sila ay nag-aalangan kumbaga sa pagpasok ng 30 days ng Ramadan, para sa yung bang kasi sa Islam, alam natin, magsisimula ang araw bilang ng araw sa pagpasok ng gabi. Hal tala al-halalu am lam yatla, nakita ba o kay naging hayag ba, lumitaw ba ang hilal o hindi lumitaw, fa innahum yasumuna dhalika al-yawm al-mashkuk fihi bitifaqil a'imma. Sa araw na yaun, which is yawmushak. So dalawang klase ng yawmushak, yung shak na obligado kang mag-ayuno, at yung shak na days of doubts na hindi ka pwede mag-ayuno. So pag tinanong kayo, okay, anong shak dito, ano ang days of shak, ano ang days of doubts, day of doubts, kumbaga, na obligado kang mag-ayuno. Okay, yung po ay sa araw ng pag-alinlangan, kung tapos na ba ang Ramadan o hindi, or kung pumasok na ba ang Syawal o hindi. Kasi bakit? Kinakailangan mo, obligado mong tinatawag na kumplituhin ang 30 days ng Ramadan bilang pag-aayuno. Samantalang yung tinatawag na yawmushak, ibig sabihin yung days of doubts na hindi ka pwede mag-ayuno, yun yung pag-aalangan kung papasok na ba ang Ramadan or magtatapos na ba ang buwan ng tinatawag na Syaban. Okay, yun. So dalawang klase ng shak yun, na days of shak. Yung days of shak na ito, which is days of doubts, na yung isa ay pwede ka, obligado kang mag-ayuno, at yung isa naman ay ipinagbabawal ang pag-aayuno. Okay? So now, alam niyo na, kapag mayroong katanungan sa inyo ito mga kapatid. Okay, yun. Then of course, another, Ru'yatul hilali laylan wa ilmun nasi bihi fin nahar. Okay? Now, dito yung pagkakita ng sabihin natin, yung pagkakita sa hilal sa gabi. Nakita yung hilal sa tinatawag na gabi, subalit ay napag-alaman ito, ika nga, nakarating ito ang kaalaman na ito sa mga tao sa araw. Sa araw. Ibig sabihin ay, yun nga, idha thabatat suratu hilali sa Syawal laylan, kapag nakumpirma ang hilal, ang pagkakita sa hilal, sa gabi. Halimbawa ay mamaya na yung moon sighting, sa gabi yung moon sighting para sa Syawal, tapos na kumpirma ito. Hindi agad na announce sa mga tao. Diba? May mga case na ganun. Although alhamdulillah sa panahon ng social media, medyo mabilis ang pagkalat ng news sa social media, advanced masyado. Ang iba nga hindi pa nakita, hindi pa nga nagdeklara yung authority, yung iba mga tao nagdeklara na. Diba? Advanced sila, ganun sila advanced mag-isip. So, kung sakasakaling halimbawa ay sa lugar o mga pagkakataon na nahuli ang pahayag at ang announcement sa mga tao, subalit na kumpirma na sa gabi. Walam ya'lamin naso illa ba'da madhi'a ba'dun nahar. At hindi na pag-alaman ng mga tao maliban lamang na dumating na yung mga ibang bahagi ng araw kinabukasan. Okay? So, saka pa lamang. So, syempre, ang mga tao naghihintay. So, walang news, so obligado nilang kumplito yung 30 days. Diba? Obligado nilang tinatawag na kumplituhin ang 30 days ng buwan ng Ramadan. Hanggang sa nagfasting sila. Tapos, biglang nagkaroon ng illegitimate information, kumbaga, or announcement galing sa authority
na kung saan ay nangyari yun sa tinatawag na ang announcement nakarating sa mga tao, which is bahagi na ng araw na pagsaka pa nila na pag-alaman. Fa'innahum yuftiruna wa yusalluna al-Eid. Ang mangyari kapag ito ay nag-sabihin, nakarating sa kanila yung information, which is totoong information, legitimate, galing sa authority, ang anong gagawin ng mga tao? Kinakailangan na ihitigil nila yung kanilang pag-aayuno at sila ay isasagawa nila ang salatul Eid. Isasagawa nila ang salatul Eid. Inka na dhalika kabla zawal. Kapag nangyari ito, bago ang katanghali ang tapat sa araw. Okay? Sapagkat matatapos kasi, bakit ganun? Sapagkat alam natin, diniscuss natin kung hanggang kailan matatapos ang Salatul Eid. Ang oras sa matatapos ang Salatul Eid ay bago magsalatul Dhuhr. Bago yung tanatawag na katirikan ng araw sa kalagitnaan ng tanatawag na kalagitnaan ng araw. Malinaw, kapag nangyari yan, yung news dumating sa kanila ay bago yung tanatawag na katanghali ang tapat, obligado nilang putulin yung tinatawag na sabihin natin yung kanilang pag-aayuno at obligado sila o kaya kinakailangan nilang magsagaw ng Salatul Eid. At ito ay ijma, yung konsensus sa mga ulama ito, at ito ay na-transmit ni Ibn Abdul Bar ang bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Kaya sabi ni Ibn Abdul Bar, wa ajma al ulama wa ala annahu idha thabata anna al hilalu min ash-shawal ru'ya bi mawdi'i istihlalihi laylan wa kana thubutu dhalika wa qad mada min an-nahari ba'dahu anan nasa yuftiruna sa'ata ja'ahum. Okay, al-khabaru al-thabtu fi dhalika fa in kana qabla al-zawali sallu al-eid bi ijma'i min al-ulama wa aftaru wa in kana ba'da al-zawal fa akhtalafa al-ulama fi salat al-eid hina idhin. So yun nga kapag napatunayan sa gabi ang crescent moon, ang gasuklay na buwan para sa Shawwal, which is ika-29th, okay, ng buwan na Ramadan. Okay, tapos pag dumating yung gabi, moon sighting, tapos na-confirm ito, subalit napag-alaman, late na nang napag-alaman ng mga tao, kinabukasan na, at yung mga tao ay nag-aayuno, diba? So at dumating sa kanila ang news na ito, which is legitimate na news, na dumating nakita kagabi, then nakarating sa kanila bago ang tinatawag na katanghali ang tapat, obligado nilang putulin ng kanilang pag-aayuno, at sila'y magsalatul Eid. Subalit kapag nangyari at dumating sa kanila naman ang news, kung sakasakaling dumating sa kanila ang news after na ng katanghali ang tapat, pumasok na ang oras ng duhur. So dito nagkaroon ng khilaf ng mga ulama. May mga iba na sabi na hindi na ipagpatuloy. Saan sila nakhilaf? Nakhilaf sila pagdating sa Salatul Eid. Pero hindi sila nakhilaf pagdating sa tinatawag na pagputol ng pag-aayuno. Obligadong putulin ng pag-aayuno, itifak ng mga scholar, consensus ng mga ulama, pero hindi sila nagkasundo kung i-establish pa ba, itatayo pa bang Salatul Eid. May iba sa kanila na sabi na kailangan isakatupan na Salatul Eid. May mga iba sa kanila na hindi na kailangan sapagkat wala na, tapos na ang oras ng Salatul Eid. At yan ang tamang pananaw. Hindi kailangan na isakatupan ang Salatul Eid sapagkat wala na ito sa oras ng Salatul Eid. Okay? Hope na hindi ito na mga kapatid natin puputulin. Inshallah, ipupatuloy natin bukas inshallah na kung saan yung panibagong chapter ng aklat na ito, na ito yung mga usapin detalyado na may kaugnay mga hukum, kumbaga, so more in hukum tayo, kasi yung Kitabu Siyam na ginagawa ko is more in tinataw na informative, sabihin natin na mga pagpapaliwanag, okay, na mga may kinalaman sa saum, samantalang ito ay more in hukum, mga batas, ika nga, sa mga detalyadong issue na may kaugnayan sa buwan ng Ramadan or pag-aayuno. Na kung saan bukas pagtunghayan natin yung yubahu lahumul fitr, ano yung mga kalagayan, ika nga, mga batas ng mga taong sa kanila ay pinahintulutan ang pagtigil sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay, any question? Wala pong tanong? Hope na malinaw. Ustaz, yung ipublish po ba na kitab ay Arabic po ba na? Tagalog po, Tagalog syempre. Tagalog. Sir, may tanong po, sir. Yes, go ahead. Sir, narito lang po ko dun sa dalawang yung shop. Dalawang shop? Yung wajib tayo yung nag-alang. Pwede yung paano. Okay. Narito lang po ko, sir. Meron tinatawag na days of doubts. O sabi natin tinatawag na Yawmushak, diba? Yawmushak. Ang unang Yawmushak ay hindi ka pwedeng mag-ayuno. Bawal sa iyo ang pag-ayuno. So, okay? Ito ay forbidden. Pag may kinalaman sa fasting ito, ha?
forbidden tanatang na fasting. Samantalang itong pangalawang shock naman, pangalawang days of doubt, day of doubts ay walang iba kundi ay obligatory. Obligatory ang pag-ayuno. Okay, obligatory ang pag-ayuno. Okay? Obligado ang pag-ayuno. Now, ano ang tinutukoy dito sa forbidden fasting na ipinagbabawal ang pag-ayuno sa days of doubts, yun yung tinatawag na Shaban. You know? Ito yung ika-29 or 30 ng Shaban. Sa buwan ng tinatawag. Ano ba yung Shaban? Ito yung buwan bago mag-Ramadan. Diba ipinagbawal tayo mag-ayuno? Kasi nga, ay ang ibig sabihin ng Yamushak, nag-aalangan ba kung katapusan na ba ng Shaban or pumasok na yung buwan ng Ramadan? Manina? So yung tinatawag na Yamushak. Hanggat hindi pa na-confirma, kumbaga, kasi syempre, hindi ka pwedeng, halimbawa, kasi 29 days ang Shaban, so mag-moonsighting ka, tapos hindi nakita, kinakailangan mong tinatawag na kumplituhin yung Shaban ng 30 days. So dito, hindi ka pwedeng mag-ayuno, kumbaga, sa bagay na ito. Pinagbawal yun sa batas ng Sharia. Okay, yun yung mga ipinagbabawal na pag-ayuno na may kaugnayan sa days of doubts. Now, itong pangalawang days of doubt naman, na kung saan, day of doubt, na kung saan ay pag-aalangan naman siya, pero obligado ang pag-aayuno. Yun yung pag-aalangan kung lumabas na, kung tapos na ba ang buwan ng Ramadan at saka pumasok na ang Shawwal o hindi. Okay? So, yun yung shock dito. Yun yung pag-aalinlangan dito kung lumagpas na ba ang tapos na ba ang buwan ng Ramadan at saka ang Shawwal, ang buwan ng Shawwal ay pumasok na o hindi pa. So dito kapag hindi, siyempre pag ika-29 na ng Ramadan, so pag gabi magmo-moonsighting. Okay? So kapag hindi nakita ang hilal, obligado mong kumplituhin doon sa araw ng pag-alangan na iyon, obligado mong tinatawag na kumplituhin, kumbaga ang tinatawag na sabihin natin ang buwan ng Ramadan ng 30 days. So nagets mo? Hindi pa rin. Okay. Sige, wala ng tanong? Anong ibang tanong? Magtatanong ako, may ibang tanong. Go ahead. Ustad, halimbawa, nag-wudu ako before prayer time. Na-break ko yung wudu ko. Pag abot ng prayer time, nakalimutan ko na na-break ko pala siya at nag-pray ako. After nang mag-pray ako, tsaka ako na-remember na na-break pala yung wudu ko. Ano yun? Ulitin ko yung prayer ko. Ah, okay. Ibig sabihin, tiyak ka na na-break ang wudu mo. Diba, tiyak ka na na-break ang wudu mo bago ka pa magsagawa ng sala, right? Hindi po. Nakapag-pray na ako, tsaka ako na-remember na na-break pala yung wudu ko. Kaya nga, tiyak ka. Diba, tiyak ka dito na-break yung tanatang na wudu mo. Diba? Oh, after lang makapag-pray na ako. Kasi akala ko hindi ko pa mag-pray, kaya nag-pray ako. Tapos nung matapos na yung sala, tsaka ko na-remember na na-break pala yung wudu ko bago ka magsala. Diba? Opo. Okay. So, ganun ba? Kaya walang duda. Since nandyan yung katiyakan, okay, inna dhanna la yughlibu anil haqqi shay'a, sabi ng Allah, tunay na ang pag-alangan ay hindi napapangibabawan ang kung ano yung katotohanan at katiyakan. So since na mayroon kang katiyakan dito, so tiyak ka na bago mo isagawa ang prayer ay invalid na ang yung tinatawag na wudu, tapos nagsala ka pa rin, therefore obligado mong tinatawag na ulitin ang tinatawag na sabihin natin na pagdarasal mo, wudu mo at saka yung pagdarasal mo. You know? Okay. Hindi niya, hindi ko na remember kung nakapag-pray na ako. Tsaka ko na remember na ano pala. Kaya ako nag-break kasi ang akala ko hindi ko na-break. Nung tapos na ako mag-break na naalala, na-break ko pala yung mundo ko kung nakapag-pray na ako. Okay, sister, hindi ka ba galit niyan? Ipapaliwanag lang. Okay. Hindi mo. Kung sila ko kaya nga, di ba? Sabi natin kanina, so invalid pa rin, obligado mo itong halik. Kasi nga, in the first place, tiyak ka na invalid ang yung tinatawag na wudu. Okay? So, saka pa dumating yung pag-aalangan, mayroon katiyakan na. Mayroon ng katiyakan na ikaw ay na-break ang yung pag-wudu. So, kinakailangan mong ulitin ang wudu mo at saka yung tinatawag na pagdarasal mo. Okay po.
Okay. Studs. Yes. Ustaz, di ba sabi mo kagabi naman sa ano? Yes, the sister ba yun ng Huwebel? Okay. Halimbawa yung isang Muslim tapos tapos wait, isa-isa lang. Okay, tapos hindi, ano ba yun? Yung isang Muslim tapos ako muna. Ano yun, Ustaz? Di ba? Di ba sabi mo yung isang araw sa video mo nung Huwebes ba yun sa Kitabang Tauhid? Mm-hmm. Sabi mo na may halimbawa yung isang Muslim tapos noon pa na mga panahon na hindi siya nakapag-fasting pero Muslim siya ganyan. Okay. Pero hindi siya nagsasala. Then ang hatol doon is valid na yung ano niya yung magkada siya doon sa mga fasting niya kasi hindi naman siya ano hindi siya nagsasala noon. Mm-hmm. So confident siya ganyan, di ba? Mm-hmm. Tapos paano naman Ustaz na hindi nga siya nagsasala, hindi siya nagsong pero yung puso niya is still ano pa rin siya Muslim pa rin siya, alam niya yung hatol na bawal ito pero may mga dahilan lang talaga na hindi siya nakapag-fasting at hindi siya nakapag-salay mga ganyan. Ano pwede pa rin ba siya magkala? Pwede pa rin ba yung ano sabi ni Propeta nga salam al-ahdul ladhi baynana wa baynahum as-sala faman taraka faqad kafara. Diba ang sino mang tinatawag ang pagitan natin ng mga Muslim at saka ng mga non-Muslim ay ang pagdarasal at ang sino mang nag-iwan ito ay walang iba kundi nakakumit ng kufur. Okay, nakakumit siya ng kufur, siya tinatawag na kafir. Okay, at ang isang tinatawag na kafir ay alam natin although ang pagiging kufur dito ay napakalaking discussion ng mga ulama kung ito ba ay may kinalaman sa etika or amali, may kinalaman ba sa tinatawag na sabihin natin ay akida or gawain. So yan ay it's a long discussion ng mga scholar. Subalit si Ibn Shukutaymi rahimahullah, ang sino mang tinatawag na sabihin natin na nag-aayos na hindi siya nagdarasal at hindi siya nag-aayuno, di ba? In the first place ika nga at nang walang kadahilanan kumbaga, di ba? Na walang alimbawa, walang valid reason na tinatanggap ng Sharia. So anong saysay kung ito ay kakadanya? Anong saysay na ito ay kakadanya? Samantalang in the first place ika nga yung kanyang ginawa is tinatawag na walang saysay. Ayaw at hindi tinatanggap ng Sharia kung ano ang kanyang nagiging rason, bakit niya iniwan ang pagdarasal at bakit niya iniwan ang pag-aayuno. So anong saysay bakit niya ikakada? So walang saysay para ikadayon. Kaya ang para sa kanya ay kinakailangan lamang magtauba man balik sa Allah sa bagas sa salamin na salam at tauba na tujubu mga kablaha. Ang sino mga nagbalik sa Allah mula sa mga naunang pagkakasala ay lahat yun ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang gagawin na lamang niya is magtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala, paramihin ang kabutihan bilang kabayaran noon, inalhasanat yudhib na sayi'at, sabi ng Allah, tunay na ang kabutihan ay nagpapapawi ng mga pagkakasala. Okay, so paramihin na lamang ang kanyang paggawa ng kabutihan, inshallah subhanahu wa ta'ala, at inla'alla, inshallah, sa ginawa niyang taubat panumbalik sa Allah, ay yun ay mapapalitan ng kabutihan, inshallah. Fadda, wahed, mamalinaw ba? Opo, Ustaz. Shukran. Afwan. So, anong tanong? Bago tayo mag-ano? Bago natapusin yung affair. Wala na. Okay. Makakaabot ka sa tapos. Huwag niyong kalimutan mag-hader ha. Mag-analagay ng hader sa ano kasi parang hindi kayo maabsinan. So, i-stop na natin to. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Elias. Thank you.